Lagi na lang nating pinapaalala yung acronym. Madalas po itong marinig ng mga motorista, yung blow baguettes na dapat daw nilang chine-check kapag sila'y babiyahe. Pero ngayong sobrang init na talaga ng panahon, may idea po ba kayo na dapat madagdagan pa yung blow baguettes na yan? O ano ba yung kumbaga mas dapat tutukan ng mga motorista? At ano-ano lang din po yung mga dapat siguruhin sa sasakyan, lalo kapag babiyahe ng mga mahahaba? Alam nyo, actually, tungkol dyan sa blow baguettes, kahit naman ano ang weather natin, kailangan talagang ginagawa natin ang pag-i-inspect ng sasakyan bago bumiyahe, kay malapit or malayo ang biyahe. Mm-hmm. So, hindi na siguro kailangan dagdagan, kailangan lang talaga siguro i-inspect mo yung sasakyan mo, yan, sundan mo yung acronym ng blow baguettes. Tama. Para nga maging safe ikaw at kung sino man yung kasama mo tuwing ikaw ay babiyahe, para iwas abala. Mm-hmm. Para pagka bumabiyahe. Oo, kasi mga kapatid, ito po yung mga vital parts talaga ng sasakyan na maaaring mag-cause ng aberya or hindi magandang kondisyon ng inyong mga minamaneho. Kaya dapat always okay yung battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire at ang inyong sarili. Memorize na memorize ko na yan, ma'am. Kasi araw-araw din namin pinapaalala yan dito sa programa, lalo't yung mga nagmamaneho ng maaga na nakatutok sa ating programa, yan po ang tandaan. So ang sinasabi ni Ma'am Cynthia, hindi naman kailangan dagdagan, pero ito yung kailangan nyong i-check, mga kapatid, ha. Huwag ninyong babaliwalain po, take for granted yan. Ma'am, eto, dito kami na curious at talagang napukaw po ang aming atensyon. Meron po kasi kayong post na hindi dapat nag-iiwan ng mga bote ng tubig sa loob ng sasakyan. Maaari niyo po bang maipaliwanag lang ito sa amin, please? Alam nyo yung tungkol dyan sa post na, kasi everyday kasi, dahil nga advocacy namin is, flagship advocacy ng AAP talaga is road safety. Opa. Everyday po, nagre-research kami, ano yung pwedeng maibigay namin na tips para especially sa mga motorista na pwede namin i-post sa page namin. Yung tungkol dyan sa pag-iiwan ng bote, siyempre na, nag-research, tumingin kami, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi yung sa mga, sa ibang bansa na ano yung mga pinapractice nila, or ano yung mga tinitingnan nila na pwedeng makapurwisyo sa isang pag nagmamay-ari ng sasakyan. Yung sa dyan sa pag-iiwan ng bote, oo nga, ang dami nga na curious, ang dami engaged, ang dami naming nakuhang mga comments. Mm-hmm. Ano lang po yan, based dun sa mga research namin, yung tungkol sa magkukos ng sunog, yung possibility is very rare, pero pwede. So, yung dyan naman po sa amin, kasi diba parang reminder lang na unang-una kasi, hindi rin naman magandang inumin ng tubig kapag ka nabilad na sa araw. So, number one, kailangan yeah. talaga, oo. Kailangan talaga, wag na lang tayong mag-iiwan doon. Tapos number two, diba, yun nga sinasabi doon sa research na pwede siyang mag-act as magnifying glass pagka natutukan ng araw. So, hindi naman sa talaga yung masusunog, pero dun sa mga nakita namin, mga nung nag-research kami, pwede siya yung, alam mo, yung makakasira ng upuan, magkakaroon ng konting butas. Kasi ngayon, parang dahil nga sa sobrang init na butas na sunog, tapos pinakita dun sa video na yung bote niya, merong ano, yung parang scorch marks na, yung alam mo, parang umapoy. So, yun lang naman, hindi namin sinasabi na magkukos talaga siya. Kasi sabi dun sa isang napanood namin na fireman na who did their experiment, it's very rare but it's possible. So, possible, ang sa amin, pero so ang sa amin, pinost lang po yan para lang to remind na huwag na lang kayo mag-iwan, kasi unang-una para sa safety rin ninyo, dahil hindi nga maganda pong uminom din ng tubig pagka nasikat ng araw. Pangalawa, para maiwasan po yung mga pwedeng mangyari na gano'n. Kasi diba sabi nga nila, prevention is better than cure. So, i-prevent na lang natin. Although kami, wala pa kami experience. Pero kasi po, nag-research din naman po yung team namin na ano ba yung pwedeng
tips na maibigay sa mga iwasan. Lalo na sa mga motorista. Wala naman siguro masama kung ito po iiwasan, mga kapatid, no, yung mga ganitong klaseng bagay. Para maiwasan. Kasi nga ang pinapaliwanag po ng AAP, kumbaga yung bote, not the water inside the bottle, no, yung pinakabote pwede magsilbing magnifying glass. At yun nga, kung sakaling matindi talaga yung init, no, yung mga silya, kung leather pa po yung pinaka balot po ng inyong mga upuan, baka ito po ay mag-cause ng fire, no, inside the vehicles. Saka yung mga alcohol pala, Ma'am Cynthia, medyo hindi rin pala safe yun, no? Opo, kasi di ba syempre may mga chemicals yan, yung mga chemical substance na pwedeng magkaroon ng problema pagka nag-ano siya, yung nababad siya sa, di ba, lalo ngayon ang heat index natin, parang pataas. Para lang po makaiwas, di ba, huwag na lang tayo mag-iwan ng mga bagay sa loob ng auto natin na baka magkaroon ng problema pag tayo nga nababad ng sobrang init. Oo yan. Tingnan niyo po yung mga content na mga iniiwan po niyo sa loob ng sasakyan. Mayroon po meron siyang flammable content. Abay nako. Delikado po yan. Oo. Kahit po nga nasa ilalim ng sasakyan yan eh. Pero kung mababad talaga sa sobrang init at mabilad sa araw po ang inyong sasakyan, baka po mag-cause pa rin ito ng disgrasya po, no, sa inyong mga pinakamamahal na auto. Pero ma'am, mapunta lang po kami sa ibang mga usapin, no. Kunin na rin namin sana ang inyong reaksyon sa isinusulong na separate lane for motorcycles sa EDSA. Kayo po ba sa AAP sang-ayon po dito? Actually, di ba nagkaroon naman na dati? Ang kami naman po sa AAP kung ano yung mas makakabuti para sa lahat ng gumagamit ng kalsada. Siguro yung sa separate lanes, shed siguro. Yung mga, may mga lanes na shed. Kasi nga di ba, especially sa EDSA na napakataas ng bilang ng mga sasakyan na dumadaan. Siguro yun nga, shed lane. Tapos yung behavior, yung ano na lang natin, sige, disiplina na lang siguro sa paggamit. Kung dyan ka lang itinalagang dumaan, di, sumunod na lang po tayo na dyan ka lang dumaan. So in terms of safety or road safety, okay lang sa inyo yon na shared, if ever? Opo, kasi mahirap yung sa mga electronic, ay mga e-vehicles. Kasi yun yung pinapanukala. Di, tingnan natin kung ano po yung ipapatupad talaga ng ano, ng batas. Di, sundin na lang natin kung yun yung gagawin. Pero yun na, pa may we believe na ang kalsada, kailangan shed talaga yan. Kung mag-exclusive shed, talaga dapat ang kalsada. Mas gusto nyo na ito po ay open sa lahat, no? Hindi po siya kumbaga may mga exclusive lanes. Pero yun nga, sa ngayon, sundin na lang natin eventually. Mm-hmm. Ma'am, yun nga, nabanggit nyo na rin yung sa e-trike o yung mga e-bike na yan. Kamakailan nga po nag-anunsyo yung pagbabawal po sa e-trike, e-bike, pati mga tricycle, syempre, matagal na yon sa mga major NCR roads. Pero binatigil muna ito ni Pangulong Bongbong Marcos, particularly yung paniniket, dahil nga kailangan pa raw pagpaliwanagan ang mga motorista na apektado ho dito. Ano po ang take nyo on this? Nako, yung basta kami naman po kung ano yung mas makakapagpabuti at yung magiging mas ligtas yung ating mga gumagamit ng kalsada, nandun naman po ang AAP. At yung kagaya nga po ng sinabi ko kanina, yung siguro nga baka kailangan mas yung regulation na mga ipapatupad nila, mas maliwanag, mas maipaliwanag. At yun nga, we believe na yun nga, ang mga kalsada natin kailangan shared talaga yan sa mga gumagamit. Yung sa mga e-bike, siguro depende yan kung ano kasi yung speed limit na kailangan na. Kasi di ba may mga pinapatupad na speed limit sa mga kalsada. So yun siguro kailangan tingnan muna nila kung conforme ba itong mga sasakyan na to dun sa speed limit na pinapatalaga sa isang kalsada. Oo, at saka siguro kung ganun po, abay, dapat sa gilid kasi mahirap nga makisabay kung ang speed limit mo ay hindi naman papantay sa speed limit ng isang kotse o ng isang SUV, for example, di ba? Baka po ito'y magdulot lamang ng aksidente sa kalsada. Ma'am, balita namin, kayo po'y magkakaroon po ng racing activity this weekend, pero sobrang init. Ano po ang mga tips niyo sa mga sasali ng mga ganyang klaseng mga activities? Actually po, yun dyan sa mga karera na ginagawa over the weekend, lalo ngayon kung maintindi araw, ang mga sumasali po, talagang binibili na. Even po yung mga kasama namin sa opisina na nandoon, binibili na talaga na to hydrate. Hindi yung sa araw lang mismo ng karera, kundi
a week before or 2 weeks before, kailangan kinukondisyon mo na yung sarili mo and hinaga-hydrate ka talaga yung tubig. Kasi nga, para pagdating sa karera, hindi kayo manghina naman or may mangyari sa yung hindi maganda dahil nasa ilalim ka ng mainit na araw. On, saka, yun nga, mga kapatid ha, sa usapin po na ganyan, yung proper ano lang po, pag-iingat, kayo po huwag masyadong bibilad, no? Kapag may pagkakataon po lumilim, sumilong, no? Kasi nga, abay mahirap po naman na kayo po ay magkaroon po ng mga heat cramps, heat exhaustion, kung sakasakali, at saka best way to survive this heat, sabi nga ni ma'am, hydrate. Sige po, talagang ma'am. Binibilin po talaga yun. Tapos pangalawa, yung sa sasakyan, yan. Thorough inspection talaga ang kailangan ginagawa. Siguro, yun nga, a week, 2 weeks before, kailangan talaga ini-inspect, tinitingnan mo yung sasakyan mo kung kondisyon na. Opo. Yung mga ventilation, kung tama. Basta thorough inspection talaga ang ginagawa dyan a week, 2 weeks before para alam mo yung, well, yun nga, walang maging aberya sa karera, sa araw ng karera. Final words, ma'am. Baka meron po kayong mga additional tips para po maiwasan yung mga nasusunog na sasakyan. Nakakatakot. Actually naman po yung tungkol dyan. Yun nga, siguro kailangan lang natin palaging i-inspect yung sasakyan natin. Tapos, di ba kung ang tao, di ba, hydrate. Tingnan rin natin yung sasakyan natin kung yung level ba ng tubig, tama pa. Kasi nga, di ba, ika mo nga sa acronym na blow baggets, nandun naman lahat yung mga vital na kailangan mong i-inspect sa sakyan bago ka bumiyahe. Ayan po, keso malapit o malayo ang gagawin mong biyahe. Kailangan po i-inspect natin yung mga sasakyan, pati yung mga sarili natin, bago tayo umandar. Kasi syempre, mas maganda yung nasa kondisyon ang iyong pag-iisip at ang iyong katawan bago ka magmaneho, bago ka bumiyahe sa araw-araw. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at mga ibinahagi sa amin, Ma'am Cynthia Reyes.